Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Bukod po sa mga may sakit, espesyal na hiling ng ating inang simbahan sa pangunguna ng Santo Papa, ano din po ating Arsobispo Gilbert Garcera, na ipagdasal ang mga pari, mga madre, mga relihiyoso at mga nagnanais magpadre at magpari upang mas marami pa ang gamitin ng Diyos para maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa diwa pong yan, kasama ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito at yung intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang panig ng mundo, sa buong Pilipinas, tayong lahat ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pagsusugo ng mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesus. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa.
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na itinangal, na siyang mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't takdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon iyon inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay
tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparurusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig.
Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagos pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli isa pong mabiyaya at punong-puno ng pagmamahal na ika-apat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. A blessed Good Shepherd Sunday. Batiin po natin ang isa't isa. A blessed. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa ating minamahal na kura paroko na kumakatawan bilang pinagkatiwala ang pastol ng National Shrine of Santo Padre Pio and the Paris Community. Ito pong linggong ito ay napaka-espesyal pagkat taon-taon tuwing ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay Good Shepherd Sunday. Pagkakataon na kung saan bawat isa sa atin magnilay tungkol sa pagiging pastol ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo rin po sa diwa ng ating pagiging binyagan, nakikiisa tayo sa kanyang pagkapropeta, pagkapari at pagkaharing lingkod ng ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon na i-appreciate natin yung ating pagkatawag sa atin. Ang tawag natin nito ay bukasyon. At itong bukasyong ito ay isa pong grasya at gayon din naman mission. Vocation, grace and mission. Pakibigkas po natin muli. Vocation, grace, and mission. Yung po ang tema ng ating ika-anim na pong taong anibersaryo ng Good Shepherd Sunday. Pagkat mula po noong 1964 ay in-institutionalized ni St. Paul VI. Yun ay papa nung panahong yon, na ngayon ay ipinahayag na banal, ay kanyang ipinahayag na tuwing ika-apat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay linggo ng mabuting pastol. Kaya tayo po ay nagdarasal upang tumawag pa ng mga manggagawa sa masaganang ani, ang larangan ng buhay, ano po, na kung saan dadalhin ang mabuting balita
ng kaligtasan to all strata of humanity. Kaya sa pagkakataong ito ay ang dasal natin ay tumugon ang mga kabataan sa panawagan ng Diyos na sila ay tumugon sa bukasyon ng pagpapari, pagmamadre, pagkarehelyoso. At higit sa lahat, mga gampaning gawain, iba't ibang ministries dito sa ating buhay bilang bayan ng Diyos. Kaya ang kahingian para sa atin ay makatugon, gisingin ang mga kabataan, ang masidhing pagnanasang ihandog sa iyo at sa kapwa-tao ang kanilang buong buhay sa magitan ng pagpapari, pagmamadre at pagiging relihiyoso. At yung pong mga nasa seminaryo o kumbento, ipagkaloob ang katatagan sa na kinakailangan para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsusubok upang balang araw ay makarating sila sa kanilang matayog na pangarap na mapabilang sa hanay ng mga alagad. At para din naman po sa mga pari, madre at relihiyoso, pagtibayin ang kanilang pananampalataya, pag-alabi ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa, at sa pangako'y pasiglahin ang kanilang pag-asa. Patatagin sila sa paninindigang kanilang sinumpaan sa iyong harapan. At tayo rin po ay nagdadasal para sa mga magulang upang lagi silang maging bukas palad na ang kanilang mga anak ay kanilang mapanuto. Naalala ko yung salitang good and effective parenting. Pagkat vocation is a gift of God to a praying family. Pakibigkas po natin muli. Vocation is a gift of God to a praying family. Kaya mayroong umuusbong na mga magpapari, magmamadre o magre-rehelyoso at maglilingkuran po sa larangan ng buhay ng bayan ng Diyos kung kita'y nagdadasal. Madinasalin. Kaya po pag tuwing Linggo ay angkop na pagkakataon upang ipagdasal ang isa't isa upang ang banal na bokasyon, ang pamiminuno, maglingkod in the service of evangelization sa ating larangan ng buhay. Binanggit sa ating mga pagbasa yung beautiful imagery that the Lord is our shepherd. Ako ang mabuting pastol. Napakagandang usap yon. I am. Pagkat indicative, sino si Yahweh? Sino ang Diyos? Ang Diyos ang ating pastol. Pero tumatawag siya ng makikiisa o magpa-participate sa kanyang gawain bilang mabuting pastol. Kaya ito ang hamon ng inang simbahan. Kaya sabi natin, gift. Ano? Ibig sabihin ay handog. Dapat po tayo appreciative sa handog na ito ng pag-ibig na mapagligtas ng Diyos. At ang ating ding itutugon ay katumbas din ng ganoong pag-ibig. Matapat na pag-ibig. Masigasig na pag-ibig. Harinawa po sa ating Archdiocese ng Lipa ay marami pang umusbong na bukasyon. At sa inyo-inyo pong mga dioceses na pinagbuhatan, alam kong kayo galing sa iba't ibang probinsya, iba't ibang pamayanan, tayo ay mananalangin at kikilos na magkamayroon ng mabubuting pastol. Bastol na isinasapuso ang pagmamahal ng Diyos. Pagkat po pagka inilagay sa ulo,
Ang pagiging pinuno ay nagiging arrogante, nagiging hindi mabuting pinuno. Dapat nasa sa puso. Pagkat yung pastol, siya po ay pintuan. Siya ang entry and exit. Sinisiguro niya na yung kanyang mga tupa ay talagang nasa safety pagka lumabas o pumasok. Sa araw, dinadala sa larangan ng buhay upang sila ay magkameroon ng tubig, ng pagkaing maiinom. Pero sa gabi, dinadala muli sa kanyang pinaglalagyang kural. Then eventually, iniaalay ng pastol ang kanyang buong buhay para sigurado yung kanyang mga kawan. Kaya tayo po, pinangangalagaan natin ang ating kaluluwa. Pinangangalagaan natin ang isa't isa upang walang mapariwara. Hamon ngayon ang tinatawag nating paghuhubog. At ang makapaghuhubog lamang po ay kung yun ay amoy tupa. Kaming mga pari, hinihilingan ng inang simbahan. Ang tinig, ang amoy, ang halimuyak ng kabanalan, malanghap sa mga pastol. Pagkat kung masama ang ginagawa, ay nakakaadwa. Hindi po baga gayon ang inyong larangan ng buhay, kaya kahit sa inyong mag-asawa, kung kayo'y nagpapastulan sa isa't isa, ang halimuyak ng kabutihan at kabanalan, nalalanghap ninyo. At gayon din ang inyong mga anak, good example. At ito po ay humahayon hanggang sa kapitbahayanan. Kaya ito ang ating misyon na dapat tugdin. Ang aral ni Kristo, ang mabuting balita ni Kristong muling nabuhay ay magdulot sa atin ng buhay na ganap kasiyasiya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Ngayon po ay ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanao sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kailan may hindi pinababayaan ng mabuting pastol na si Jesus ang kanyang kawan. Sa lahat ng panahon na nanawagan siya, sa mga bukas palad upang maging nakikitang kasangkapan ng kanyang pagmamahal, manalangin tayo ngayon sa isang natatanging paraan para sa lahat ng kumakatawan kay Jesus dito sa atin at para sa mga tinawag niyang tumupad sa ganitong tungkulin. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, nawa magkaroon siya ng maraming mabubuting pari at mga relihiyosong makagaganyak sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mabuting halimbawa at paggabay sa kanila sa kabanalan.
Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, linggin mo kami. Para kay Santo Papa Francisco, ating obispo at mga pari, sila naway maging malinaw na palatandaan ng pagpapasensya, malasakit at pagmamahal. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang, guro at pinunong pambayan, maging tapat nawa sila sa kanilang mga misyong magtaguyod sa kabutihan ng mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa ating kabataang tinatawagan ng Diyos para maglingkod sa simbahan, naway maliksisa na silang tumugon at magsikap na maging tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa mga tagapagtaguyod ng mga bokasyon at naglilingkod sa mga bahay sanayan, nawa ang kanilang mga pagsisikap at panalangin ay magbunga ng mga katulong na pastol na kailangan na simbahan. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, magsugo ka ng maraming banal na mga pari at relihiyoso upang maging pastol ng simbahang iyong kawan. Sa pagtulad sa iyo ang mabuting pastol, sila naway makapagpatuloy ng iyong gawain ng pagmamahal at habang mag-akay sa amin sa kabanalan, ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pag-ita na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong sa perlita at gayon din ang lahat na mga pumanaw na mga pari rehelyoso. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at pagpapatawad namin sa amin sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inalalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, isang mahalagang paalala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng diumanoy blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kaugnay naman po ng isinagawang grand opening ng ating Capillo Osteria, ay mahigpit tayong pinaaalahanan sa ating panawagang Claygo o Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, sa darating na ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang mga makikilahok ay inaasahang magdala o magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga iskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastations sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Ngayon pong 10 ng Mayo ay ipagdiriwang ng diocese ang 45 taong anibersaryo. At gayon din po naman, ito'y canonical anniversary ng coronation ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Biglang Awa. Kaya kaugnay po ng pagdiriwang na ito, mayroon po kaming ipinatatayo na bahay pari. Ito po ay magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at lalo na yung mga may karamdaman naming pari. Nawa po ito'y landmark na ito ay kami inyong tulungan ng inyong panalangin, pagmamahal at mga donasyon. 45 taon na ang diocese. Ako po ay 44 na taon ng pari. Ako po ang kaunahang pari na inordinahan nung ito'y maging diocese. Kaya salamat po sa inyong mga panalangin, pagmamahal at mga donasyon. Salamat po. Nagsimula sa munting pangarap. Pangarap na punong-puno ng pag-asa. Bahay pari ng Diocese ng Buac. Tahanan ng mga matatanda, retirado at may karamdamang pari. Munting pangarap ng Obispo Marcelino Antonio M. Maralit Jr., Obispo ng Buac.
na balang araw magkaroon ng isang bahay pari para sa mga retirado at may mga karamdamang pari ng diocese. Ito ang magsisilbing tahanan na kukupkop at mangangalaga sa lahat ng mga tumatanda, humihina at nagkakasakit na pari na naglaan ng kanilang paglilingkod sa sambayanan. Sa pagtakbo ng panahon, unti-unting nagkakaroon ng kulay, unti-unting naglalakbay at unti-unting humahakbang sa kabila ng mga balakid, mga pagsubok at hirap. Nang sa gayon, ito ay hindi manatiling pangarap, bagkus ito'y magkaroon ng kaganapan at tagumpay. Ang bahay pari para sa mga retirado at may karamdamang pari ng Diocese ng Bua. Kaya naman, kami ay patuloy na kumakatok at nag-aanyaya na makibahagi sa pagtatayo at pagtataguyod ng bahay pari ng Diocese. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.